nahuhulog ang loob ng isang tao sa atin. Paano siya na-in love? From attraction, then na-in love sa'yo. Sabi nga nila, beauty attracts, character stay. So meaning to say, from attraction, kailangan meron kang trabahuin muna bago ma-in love sa'yo ang isang tao. Let's talk about tips, paano mahuhulog ang loob ng isang tao sa'yo. Number one, of course, kinakailangan niya na makilala ka muna niya ng gusto. Ang physical na kaanyuhan, kagandahan, kagwapuhan, kamachuhan, ay umpisa lamang. Kahit gaano ka pa ka-attracted sa taong ito, sa taong nagugustuhan mo, kung hindi naman suwak yung inyong personality, yung inyong beliefs, yung inyong values, wala rin patutunguhan. Hindi rin kayo magtatagal. Unti-unting mag-fade away yung attraction ninyo sa isa't isa hanggang mauwi. Number two, kinakailangan alam ng taong to kung paano ka mag-iisip. Paano mo hinahandle yung mga situation, yung mga conflicts, yung mga problema. Kahit na gaano kaganda o gaano kagwapo ka, kung hindi naman kayo pareho mag-isip, kung hindi ka naman ganun kagaling mag-solve ng mga conflicts and problems, wala rin mangyayari. Mahihirapan din kayong i-work out kung ano yung meron sa inyo. Number three, very important ang good conversation. Kung paano ka magdala ng conversation. Hindi lang dapat sa pakikipag-usap, dapat magaling ka rin makinig. Good listener ka rin. May mga couple po na medyo matagal na sa relationship pero hindi pa rin nila kilala yung isa't isa. Kasi nga, very limit lang yung mga napag-uusapan nila. Very limit lang yung mga naipapakita nila kung sino sila. Pero naman couple na maikli pa lang yung pinagsamahan pero akala mo ang tagal-tagal na nilang magkarelasyon. Dahil nga, magaling silang makipag-usap at magaling din silang makinig. Minsan nga, ngayon mo pa lang siya nakilala, bago pa lang, pero akala mo matagal na kayong magkakilala. Mabilis kayong makapagpalagayan ng loob. Nagagawa nyo ng magbiruan, nagagawa nyo ng mag-dirty talks, at marami na kayong alam na sikreto sa isa't isa. Another thing, very important na malaman niya kung maaasahan ka, kung reliable ka, at mapagkakatiwalaan ka niya. Kaya niya bang ipagkatiwala sa'yo yung problema niya, yung sikreto niya, at kung maaasahan ka ba niya, if ever na kailangan niya ng tulong mo. Survival instinct natin yan na bukod sa sarili natin, meron tayo dapat nakikitang kapareho natin. In case, for example, kailangan niya natin ng tulong, ay maaasahan siya. Hindi naman natin sinasabi yan sa partner natin, pero very important na nararamdaman natin yan. Na ganun siya sa atin. Huli, kailangan nararamdaman niya na kaya niyang magpakatotoo, na kaya niyang maging siya kapag kasama ka niya. Pretentious, walang inhibition, ayan yung magbaliw-baliwan kapag kasama ka niya. Papakita niya yung good and bad sides niya sa iyo. Pag pumasok tayo sa isang relasyon, importanteng nagpapakatotoo tayo sa umpisa pa lang ng relasyon. Para alam natin kung kaya ba tayong tanggapin ng tao ito. Kailan lamang po na sinyalis paano mahulog sa atin ang taong nagsusuhan natin. Then lamang guys, ang video natin for today ay at kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!